I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko, matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, isa ba? Ganun lang yun. Pagpapalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not? Go to public service. In fact, nakuchan na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwela. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Good morning. Wow, ano na yan? Mangga, santol. Binibenta ka rin? Hindi. Hi, nanay. Good morning, nanay. Saka dito ba, nanay? Sa nanay? Doon sa may kabila? Yung malaking mansion dyan? Mansion. Sa dulo? Kaya dyan? Oh, sige po sa naman buhay-buhay ho dito. Tulad pa rin ng dati, nahihirap. Wala naman. Ate, atis kumakain. Kumakain. Ang mahirap daw, hindi daw kumakain. Tatlong beses isang araw. Nagiging dalawa na lang. Aga-aga, di pa ako nag-almusal. Gusto mo bang tiyang ko, pumururot? Ano po meron dyan, sir? Hindi ko po alam eh, secret nga daw eh. Secret daw? Sabi mo pasabog daw si Mayor. Ha? May pasabog si Mayor. Ano yun? Pasabog? Baka may ano? Baka may... May babalita ba? Baka may bibigay. Hindi, may babalita. Good news ba yan? A good news ba? Bad news? A good... Basta yun na yun. Basta good lang, wag lang bad. Basta may pasabog. Basta may pasabog. Basta good lang, ganda yung good, diba? Kaya walang natin ang sana all may pasabog, no? Maganda yung ba yung paglaki mo, pumuputok? Pasabog eh. Ay, hindi yun. Ay, ba yun? Good news naman. Good news. Anay, baka may gusto kong sabihin sa ating Yorme. Kilalang-kilala ako ni Mayor, lagi nila akong kaganyan. Oo. Oh. Lagi akong inaanuhan, ina-interview, pero... Anay, ano ka pala? Sikat ka pala na dito na? Hindi naman po. Kaya lang, pag yung minsan may mga ganyan, Interview. Interview yun. Okay, gusto mo sabihin, iba naman sa kanila eh. Yun nga po, nasana ipapatuloy ni Mayor yung pagbigay ng pabahay sa mga mahirap. So, nung nakatanggap ka ng pabahay na eh, ano man ang... hindi ka pa katanggap? Wala pa. Pero ka-apply ka na? Hindi pa rin po. Ikaw ate? Hindi pa po. Taga dito ka ba? Taga rito po ako. Nasaan mga sasunugan? Ay, hindi po. Ah, hindi pala. Sa Block 15. Okay. Oh. Di ba po ako nakakuha ng pabahay na ganyan? Pero ka-apply ka? Baka makakuha na rin balang araw? Baka nitong next, yung sinasabi ni Mayor dyan na pangako. Yung phase 2. Yung ito po, yung sinasabi yung gagawin pala dyan. Gagawin pa kasi yan. Gagawin daw, so yung pagkakuha. Eh di, pwede ako tumama sa bahay mo na, makakuha ka balang okay, araw. Bakit hindi po? Ay, gusto ko yan. Welcome na welcome. Ay, yun. O, maikot ka na muna doon, baka wala ka mabenta. Magsismisan tayo dito dalawa. Nay, maingat ka ha. Good morning sa'yo. Good morning din po, sir. Oh, Nay, bakit nga ba dahil sa base ko na hindi uso face mask? Nakakalimutan. Ganun ba yun? Hindi, kasi napaano lang ako para maano yung kung ano. Ate, tingnan mo lang yung pasabog. Pasabog ni Mayor. So, abangan na lang natin. Yun. Baka ibabanggitin ni Mayor na ang tungkol sa project niya na yung sinasabi niya nung nakaraang nagpunta siya sa ospital. Baka siguro na yun mag-ano. So, abangan na lang natin, no? Opo. Okay. Ay, Mayor. Love you, Mayor. Thank you. Ayan. Ay, na, matanong ko lang. Gusto mo maging presidente si Isko? Bakit hindi? Dami niya nang nagawang mabuti. Ano malaking na itulong ni Yorme sa'yo? Para sa akin yung na-hospital ako. Oh? Saan ka na-hospital? Saan Tana? San Lazaro. San Lazaro. Ano ba nangyayas sa inyo? Na-confine ako ng tatlong buwan. Tatlong buwan ho? Bakit ang nangyayari ba? Nagkaroon po ako na sa baba. Sabaga. Pero okay na kayo ngayon? Okay na po. Maayos na. O, paano po nangyari? Ano, libre po ba yun? Opo, wala akong binayaran sa ospital. Hindi kahit piso? Kahit piso, wala. Kasi galing yun yung pangako ni Mayor nung time na umaten ako dun sa may Saragosa, nasabi niya, naglalagay siya ng pondo sa mga ospital. So, dumating nga yung time ng mga ospital ako, wala talaga akong binayaran. So, isa ka dun sa nakakuha pala na binipiso na yun? Opo, sa ospital. So, at least okay na kayo. Tapos nun,
nung napunta pa ako doon sa ano sa yung anak kong pumunta, hindi ako humingi ng tulong, binigyan niya ng financial assistance. Wow. So, importante po na ikaw ay magaling na at yumayaman na konti. Ay! Kaya nga sinasabi, lagi ako nagpapasalamat kay Mayor. Tsaka, napakalaking bagay ginawa sa Baseto. At, hindi mo ba naisip na dati na mangyayaring ganitong pabahay rito? Naririnig ko na to dati. Kaya lang, hindi ko akala na magkakatotoo. Na magkakatotoo. Sa panahon na siyang nakaluklo. Oo. Sa dami ba ng Mayor doon? Sa dami ng Mayor na... Madami ba pangako dati? Yun nga, babahay, ganun, ganito, ganyan. Eh si Mayor, bawat sinabi niya, tinupad niya eh. At saka ang bilis, no? Kailan bilis lang yun, di ba? Matik, napaka-matik. Pero mo, ano lang ito nangyari, ang bilis niyang napagawa. Tapos talaga yung binitawan ng salita, pinaninindigan niya. Tama, ganun si Mayor. Kasi nga, dumating na talaga ako nung time na hindi pa siya Mayor. Yun nga yun, yun yung sabi niya, nang tungkol sa yung pabahay, eskwela, hospital, kalsada, paglilinis ng Maynila. Ginawa niya talaga. Kaya the best yan. Saka ngayon, magkakaroon na ata kayo ng hospital dito? Opo, magkakaroon din. Sabi diba? Ni Mayor, kasi nung binag, diba? Ay! Ano pala, Mayor, ah? Anong sabi nito? Advance happy birthday po. Ay, yun! Happy birthday po, Yorme! Mayor, happy birthday kasi next month birthday niya, nabanggit niya eh. October pala si Mayor. Tapos yung nabanggit niya tungkol sa hospital. Ay, malaking bagay. Pero sana naman, Mayor yung pabahay, tuloy-tuloy nyo. Tuloy-tuloy. Alam ko may budget na ata dyan na... Meron na nga daw pong nakapondo, kaya lang hindi pa nire-release. So abang-abang ka na lang? Abang-abang na lang. Hintay, sabi nga nun ni Mayor. Saka na eh, dati ba rin nung inisip po ba itong pabahay na to na ganito kalaki? Hindi mo in-expect na ganito, no? Ano bang nasa isip mo nun? Maliit lang na... Ay, yung mga NHA, no? Maliliit lang. Hindi ko talaga akalain nun. Ang tindi ni Mayor ka. Ang galing. Sabi ko, the best mayor siya talaga na naupo dito sa Baseto. Sinong mayor ang nakapag-isip na magpatay ng ganyan? Siya lang. At saka talaga, hindi mo akalain na gagawin niya talaga. Tsaka sa pandemya pa yun, ha? Pandemic pa ang panahon na pandemic yun. Pandemic pa yun, no? Marami. Paano pa kaya kung walang pandemya? Ay, lalo na sigurong kaganda. Kasi nga, sinabi niya yan, no, na... Oh, mag-antay-antay lang kayo. Hayaan niyo. Hindi yung mayor gumagawa ng paraan para yung mga nangangarap na magkaroon ng pabahay. Magkakaroon. Pero marami kasi ako naririnig na nagre-reklamo dahil may bayad daw. So ano ba bang masasabi mo doon? Nang tungkol kasi sa bayad, hindi lang nauunawaan ng tao. Siyempre, paano mo ibabalik yung tinawag na ginastos? Paano pa makakagawa ng panibagong proyekto? Kung yun naman, hindi naman kabigatan. Eh kasi dyan kasi nag-i-interview ako minsan. Sabi daw nila, bakit daw kailangan pa ba ng bayad? Eh, siguro, alam naman nila na yung pera may ibabalik sa kanila. Pero siguro, gusto ng libre. Ay, mahirap naman sa panahon ito, wala ng libre. So, mahirap talaga magpaunawa sa tao. Saka mahirap po minsan, may mga tao talagang, kahit anong explain mo, di ba? Hirap na nga ako minsan pag nagkikipag-usap ako, nagkikipag-debate. Para makapag-away ka lang, no? Ay, halos gusto ko na makipag-away. Sabi ko, Diyos ko, hindi pa ba kayo kontento sa ginawa ni Mayor? Ang dami niyang ginawa para sa Baseto. Luminis, gumanda, nagkaroon ng maganda pa bahay. Saka siguro na napansin ko lang ha, parang hindi na masyado magulo rito. Hindi na masyado. Saka talagang as in, kahit sino pang tumingin, kahit saan pang lugar na ang gondon mo. Saka di ba dati na pumasok ka rito? Pag pumasok ka sa Baseco. Dati ha, let's get honest na lang. Pag pumasok ka dati sa Baseco, nakakatakot eh. Tsaka kasi siyempre, ang maano mo gan, baka ma-hold up ka. Ma-hold up ka, baka may snatch ka. Patayin ka. Kasi nung panahon na yung kilala talaga sa Baseco ang bulo. Maraming patayan, maraming nakawan. So ngayon... So si Mes, nung naumupo ba si Yorme, naramdaman nyo agad ang pagbabago rito? Naramdaman ko. Gaano ba kabilis na yun? Mabilis, as in talaga mabilis. Maraming pagbabago na talagang as in, yung bang matik-matik talaga eh. Yung konting ano, nandiyan na kagad, may rescue, mga problema, natutugunan ka agad. Kaya tulad nung nakaraang mga, nagkaroon ng mga sakit-sakit, maraming binigay si Mayor niya sa barangay, yung mga wheelchair. Yun ang hindi alam na iba? Hindi kasi nila alam. Hindi sila nakikibalita kasi ako kasi followers ako ni Mayor. So alam ko yung mga ginagawa ni Mayor kasi nga, nakikita ko, simula pa nung naging Vice Mayor yan, meron siya yung kaagapay. Hindi alam ko lahat yan. Oo. Kasi kaagapay. Ang iba kasi na sa dami ko din nalirinig ha, marami din kayong mga taong naninira. Hindi mo rin may iwasan yan talaga. Ano, konting bagay na ano, sisi. Kaya sabi ko, ano, napakahirap talagang maging leader na yung layunin mo is maganda. Pero yun nga eh, paano sa akin lang ah,
paano ho ma-achieve ng isang mayor ko ang taong bayan hindi tumutulong, di ba? Ayun na nga, paano niya magagawa? Mm-hmm. Panghihinaan siya, di ba? Imbes bigyan mo ng lakas ng loob na mayor, go. Gawin mo lahat ng ano mo. Hindi yung... Siyempre, bilang mayor, ang ganda ng plano mo, ang ganda ng gusto mo sa tao, tapos makarinig ka ng hangin, di ba? Kahit sa sarili mo. Wala, si mayor, ganito. Actually nga, di ba yung tinayo to, marami ka pa marinig ka dito. Hindi kasi nila siguro naiintindihan ng point of view ng isang tao. Hindi talaga. Lalo na kasi siyempre, kasi nga dito nga kasi marami din kasi yung mga matatanda na yung mga edad na tsaka yung mga naglalaki mo, no? Kulang sa edukasyon. Di ba pinupus din ni Mayor? Pero hindi naman siguro sa kulang sa edukasyon, kailangan mo na siguro maging open-minded, di ba? Ayun, kulang sa pangunawa. Yun importa. Pangunawa. Wala naman ho sa hindi po nakatapos ng elementarya. Pero kung ang utak mo kulang sa pangunawa. Maintindihan ko anong gusto ng mayor. Siyempre, siyempre, biro mo gusto ba nila nandiyan at agad yung pabahal? Siyempre, pinaplano. Agad. Pinaplano, binabudget ka. Pag sinabi mo, kailangan bukas gawin mo na. Sabi ni mayor, ganito, saan na? Diyos ko, ano pala kami? May chukero? Diyos ko. Pero nakikita naman nila, pinaumpisa. Mahirap kasi minsan nakikipag-debate talaga. Hindi mo talaga may iwasan yan. May mga tao talaga. Kasi daw, si ganun si mayor, kami-ganun si mayor. Ako sabi ko, bahala kayo. Sabi ko, kahit anong mangyari si mayor pa rin. Yes. So yan, alam patunay ho kayo na naisa kayo sa nakatanggap ng tulong yung sa hospital, di ba? Malaking bagay yun. Buhay ang katapat mo. Ay, talaga. Buti talaga ako mamatay. Ay, kung walang pondo ang hospital, kung walang mga gamot ang hospital, di ba tayo? Pero tulad na sinabi ni Mayor, ilalabas niya ang pera ng nasa kabanay para kung saan, sa eskwela, sa hospital. Narinig ko talaga yung sinabi niya, pupunduhan niya mga bawat hospital para kung sino may magkasakit, wala nang problema sa babayaran. Nangyari niya. So, sana naman din ay, no, mawala na rin yun sa mga, yung mga sistema ng mga politiko na iba din. Sana mawala na yung abang-abang, yung bantay-bantay kung sino yung ibang kasamahan magsisiraan. Kaya nga, sana tanggalin na rin natin yan. Dapat tulungan na lang. Ano? Tulungan, suportan, kung naalam na yung tao na yan ganito ang ginawa. Na yung ano na yan, maganda lang. Dapat hindi sisiraan para makuha nila. Mapalitan, di ba? Dapat kung ano yung adikain, suportahan. Ipatuloy pa nila. Bigyan nila na, sige mayor, maganda yung ginagawa mo. Nasa likod mo kami. Ganun, hindi. Ganun to, kaya ganun. Ganun, di ba? Naka-bracket ka. Kasi talagang nangangailang. Diba? Yung ano na yan, yan talagang dyan naka-area. Tapos kung sino yung beneficiary talaga. Kasi si beneficiary, siya mauuna. Tama. Di ba? Hindi yung galing ka doon. Gusto mo, makasali ka kaagad sa pabahay ni mayor. Kasi pabahay ni mayor. Pag hindi na pagbigyan ay, masama na si mayor. Ayan. Ang hirap magpauna. So kailangan talaga na ipaunawa lang talaga. Pinakapaunawa ko. Anong klase yan? Bakit sila meron? Kami wala. Nasunugan din naman kami. Agad-agad. Ang tanong is, saan ka ba naka-area? Tapos, ano bang ginawa mo? Sabi na, pumunta ka na doon. Iwala ka namang kilos. Siyempre, may mga requirements. Upo ka lang, di ba? Kakalabitin ka lang. Sige, pumunta ka na doon. Hindi naman ganun. Hindi naman pwede. Hindi naman pwede sabihin na, sige, kumakan na ano, kasi ganito ganyan. Tulad ko, nasunugan ako. Hindi naman ako kumilos, gumalag. Dahil alam ko kung sino pang dapat mauna. Siyempre, first come, first serve. Kung sino beneficiary, sila muna. Huwag ka makiagaw. So, antay ka para sa torno mo. Di ba? Hindi na iba yun. Tama yun, Nay. Importante, marunong maghintay. Ayun, tulad na sinabi ni Mayor, magantay-antay lang kayo. Ang di makapag-antay, talo. Correct. Agree ako dyan. Sinabi ni Mayor. As I remember. Nandito na nandito siya. Hindi pa nagagawa. Pero nga lang ito din ay minsan dito, no? Kasi nakuha lang ko rin dito na yung umulan na pinaglaruan dito ng mga bata. Alam mo yun, di ba tinasabi nga ni Yorme, di ba? Alagaan nyo, ha? Opo. Puro may opo. Ang ending, hindi sumusunod. Ang problema ho ata dyan, nasa magulang din ata eh. Sila, hindi nila didisiplina mga anak nila. At dapat, bago lumabas ng bahay, anak, maglaro ka man na maglaro. Huwag mong sisirain yung ating playground. Kasi, di ba, kabilin-bili na ni Mayor, alagaan nyo, mahalin nyo, dahil dyan kayo maglalaro. Huwag nyo sisirain. Dahil para sa kanila naman eh. Para naman sa kanila. Kaya lang, may mga magulang din walang pake. Kaya yung mga bata rito, matitigas talaga din ang ulo. Minsan nga, sawalin niya. Wala pa rin. Paawayin ka pa.
diba? Ayan. So, pangalan ni nanay? Nelian na ako. Ayan. Si nanay, ganda po ng inyong sinabi. Nay, thank you po. Magandang umaga sa'yo. Ayan. Hi, Mayor. Ayan, sana all. Happy birthday ulit, Mayor, ha? Yes, kay Vice. Yan, si Vice Honey. Vice Honey. Tumutulong din sa Kayorme all the time. Oh, no. Nandun din yan siya. Nakabracket ka. Kasi yun talagang nangangailang. Diba? Yung ano na yan, yan talagang dyan naka-area. Tapos yung sino yung beneficiary talaga. Siyempre, si beneficiary, siya mauuna. Tama. Diba? Hindi yung, galing ka doon. Makasali ka kaagad sa pabahay ni Mayor kasi pabahay ni Mayor. Pag hindi na pagbigyan ay, pag hindi na pagbigyan. Masama na si Mayor. Ayan. Ang hirap magpauna. So kailangan talaga na paunawa lang talaga. Pinakapaunawa ko. Anong klase yan? Bakit sila meron? Kami wala. Nasunugan din naman kami. Agad-agad. Agad-agad. Ang tanong is, saan ka ba naka-area? Tapos, siyempre, ano bang ginawa mo? Sasabi na, pumunta ka na doon, iwala ka namang kilos. Siyempre, may mga requirements. Alaala, upo ka lang, di ba? Kakalapitin ka lang, sige, pumunta ka na doon. Hindi naman ganun. Hindi naman pwede. Katulad ko. Hindi naman sabihin na, o sige, kumuha ka na ano, kasi ganito ka dyan. Katulad ko, nasunugan ako. Hindi naman ako kumilos, gumalag. Dahil alam ko kung sino pang dapat mauna. Siyempre, first come, first serve. Kasi beneficiary, sila muna. Makiagaw. So, antay ka para sa turno mo. Oo, di ba? Tama, tama yun, Nay. Importante, marunong maghintay. Oo, antay. Ayun, tulad na sinabi ni Mayor. Mag-antay-antay lang kayo. Ang di makapag-antay, talo. Correct. Agree ako dyan. Sabi ni Mayor. As I remember. Nandito na nandito siya. Wala pa yan. Hindi pa nagagawa yan. Pero nga lang, ito din na minsan dito, no? Kasi nakuha lang ko rin dito na yung umulan na pinaglaruan dito ng mga bata. Alam mo yun, di ba, tinasabi nga ni Yorme, di ba? Alagaan nyo, ha? Oo, opo. Puro may opo, opo. Ang ending, hindi sumusunod. Ang problema ho ata dyan, nasa magulang din ata, eh. Sila, hindi nila didisiplina ng mga anak nila. At dapat, bago lumabas ng bahay, oh, anak, maglaro ka man na maglaro. Huwag mong sisirain yung ating playground. Kasi, di ba, kabilin-bilin na ni Mayor, alagaan nyo, mahalin nyo, dahil dyan kayo maglalaro. Huwag mong sisirain. Dahil para sa kanila naman, para naman sa kanila. Kaya lang, yung mga magulang din, walang pake. Kaya yung mga bata rito, matitigas talaga din ang ulo. Minsan nga, sawalin niya. Wala pa rin. Paawain ka pa. Ayan. So, pangalan ni nanay? Nelian na ako. Ayan. Si nanay, ganda po ng inyong sinabi. Nay, thank you po. Magandang umaga sa'yo. Ayan. Hi, Mayor. Ayan, sana all. Happy birthday ulit, Mayor, ha? Yes, kay Vice. Ayan, si Vice Honey. Vice Honey. Tumutulong din sa Kayorme all the time.